Halo mga mami. Habang nasa tricycle kami ni tatay, sikil na yung pinagsuot ko ng socks niya. Salamat po sa paghatid, tatay. Nagyaya kasi si Kyle pumunta sa DB Mart. Gusto daw niya maglaro. Dinala ko na nga din dito kasi ilang araw na ding hindi nakakalabas ng bahay. Pagkapasok pa nga lang namin sa pinto, inatak na kagad yung kamay ko. At nagtatatakbo na si Kyle. Excited na yata magpagod, char. Nagpapalit muna kami ng token dito sa ATM Exchange. Sana all merong ATM. Char. Sabi niya siya daw maglalagay. Tignan niya ako instruction kung paano ilagay yung 50. Sabi niya, mami, hindi naman gumagana to. Napagalitan pa ako kaya lumipat siya sa kabila. After niyan, kinuha at hinatak na naman niya yung kamay ko. Hindi nga niya alam kung saan siya unang pupunta. Eh pala desisyon naman tong si Kyle. Kaya pumunta siya kagad sa machine claw. Tama ba ko? Sinisipat-sipat pa nga ni Kyle, kala mo naman talaga makukuha. Hinatak niya nga ulit kamay ko, sabi ko nga sa kanya, anak, susundan na lang kita. Sabi niya, mami, baka mawala ka, natawa naman ako. Ako pala ang binabantayan ni Kyle. Akala ko hindi niya to pupuntahan. Dito kasi si Kyle sa basketball nahihilig. Ito na daw ang favorite niya ngayon. Lumayo pa nga, akala mo talaga nasa court at nagdi-dribble-dribble pa. Mami! What? Pag nasyot to, love kita. Ba't di mo ba ako love? Love! Okay. Ako, Kyle, inuuto mo lang ako. Hindi kita bibili ng toys. Dami mo ng toys, char. Tinry naman to ni Kyle. Akala kasi namin telescope to. Hindi naman pala. Mahirap siyang laruin kasi nakabaliktad or hindi lang namin alam kung paano siya laruin. Sabi ni Kyle, dyan ka na nga. Ako naman yung pinaglaro ni Kyle. Baka daw makakuha ako kasi gusto talaga niya. Akala ko sa daddy niya siya nagmana pag sumisipat-sipat. Hindi pala. Nagyaya naman dito si Kyle sa madami daw ball. Ang isusulat mo lang naman pangalan ng guardian, CP number mo, at saka yung pangalan ng anak mo. Parang katulad lang sa SM pero mas mura dito, 75 pesos lang. At nagpapakit pa nga si Kyle. Pagkapasok niya nga, tumalun agad. Pag ganyan-ganyan lang yan. Maya-maya, hyper na yan. Hindi naman halata na favorite niya talaga to. Pinaghalimbitinan pa nga, parang unggula. Meron na nga kagad nakalarong si Kyle. Friendly kasi talaga tong si Kai. Kahit saan mo dali, nagkakaroon agad siya ng kalaro niya. At ang tawag pa nga niya, pare. Nakakatuwa kasi dati takot siya sa maraming tao. Ayaw niya ng maingay. Pero ngayon, marami na siya nakakahalubilong bata. Naririnig ko nga, tinatanong kung ilang taon na si Kai. Sa nag-aaral at anong grade na? After naman niya maglaro, nag-iaya kumain. Binili ko siya ng fries, fried noodles, and ng siomay. Umayo si Kai, hindi ko alam kung saan pupunta. Mami, thank you. Pero may bibigay lang ako. Sige. Umalis nga siya at may binili. Akala ko naman bibigay niya sa akin. Ano sa akin na to? Ano binili mo? Shampoo. Bakit? Ano gagawin mo dyan? Sa mga friends ko. Sa mga bibigay? Sa mga friends ko. Napakabait naman. Sa akin na to. O, sige, lagay mo sa altan siya. Miso ko, ah. Okay, hawakan mo muna. Nagmadali nga dyan kumain si Kyle. Baka daw kasi hindi niya maabutan yung mga friends niya. Sinilip nga niya sa palaruan. Wala na daw. Pero nakita naman niya yung nagbabantay. Hello po sa inyo, sa mga Pampanga. Taga. Tuwang-tuwa nga si Kyle nung nakita niya. Kaya binigay niya agad yung siopaw. Bibigyan daw niya kumain kasi siya. Bibigyan daw niya yung siopaw. Silang dalawa. Thank you. Bye-bye ka na, anak. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.